10 lang ang kasya dito sa taas. Kaya ang mangyayari, ililipat yung iba. Sa panahon ngayon, marami ang gusto magpa-install or magpakabit ng solar setup sa kanilang mga bahay, establishments, dahil nga tumataas na yung kuryente natin, patuloy na paangat ng paangat, kagaya na lang sa Aurora, doon sa amin, na halos triple ang presyo ng kuryente kumpara dito sa Nueva Ecija. Simula nung nagpa-install kami ng solar setup dito sa bahay at ginawan ko siya ng video, marami na nagtatanong kung magkano daw ba yung nagastos, sulit nga ba, kailan ko mababawi, at kaya ba yung mga loads or yung mga appliances na meron kami dito. Dito pa lang sa studio ay napakadami ng equipment at gadgets ang pinapaandar ng kuryente. Maliban dyan ay may 5 aircon, ref, mga gamit sa pagluluto, 4 na TV, water dispenser, water heater at water pump, mga ilaw, internet modem and router, at ang aming home automation na dapat ay hindi nawawala ng kuryente. Sa dami ng load appliances, equipment na ginagamit namin, kaya ba ito ng solar setup na pina-install namin? Gaano nga ba kalaki ang setup na kailangan para dito? Ang paglalagay ng solar system ay hindi basta-basta. Kailangan itong pag-isipan, planuhin, at kailangan handa ka din sa gastos. Gusto natin na makatipid sa kuryente pero hindi natin pwedeng tipirin ang setup. Mas mapapagastos tayo kapag tinipid natin ang setup. Importante din na naiintindihan natin ang konsepto ng solar energy. Setup namin ay hybrid na 5 kilowatt. Ang solar panels na pinalagay namin ay nasa 6 kilowatt. Ang inverter ay may maximum load na 5 kilowatt. At kaya nito ang 6.5 kilowatt na solar panels. Dahil hybrid ang setup namin, meron din itong battery na 220 Ah or amp hours. Sulit nga ba o mababawi nga ba yung gastos namin sa ganitong setup? Ang setup namin ay hindi pang zero bill. Ito ay pangbawas lang sa monthly electricity bill pero pwedeng hanggang 70%. At kung may disiplina sa paggamit ay pwedeng umabot ng hanggang 80% ang mababawas sa bill namin. Dito sa amin ay nasa 8.50 lang ang per kilowatt, hindi kagaya sa ibang lugar na lagpas sa 20 pesos per kilowatt hour. Ang isang dahilan din kung bakit kami nagpa-install ay backup tuwing brownout. Mas malaki ang matitipid kumpara sa genset na ginagamit namin. Diretso ang internet at mga CCTV, pang-protect sa mga equipment sa studio sa biglaang brownout at balik ng kuryente. At kaysa ipautang mo yung pera mo, dito mo na lang invest, wala ka pang kaaway. Malaking bagay ang schedule at disiplina sa paggamit ng mga appliances kapag naka-solar, para maiwasan ang overload o pagkasira ng inverter. Pero kung hindi ka sigurado sa load mo, mas mainam na magpa-consult muna sa trusted na solar installer. Lahat na nabanggit kong appliances ay hindi sabay-sabay na ginagamit. Madalas ay 2 aircon lang ang nagsasabay, bihira nang maging 3. At ang mga gamit sa kusina ay hindi rin nagsasabay-sabay sa paggamit. Nasubukan ko na din, walang kuryente, gumamit kami ng 2 1 HP inverter na aircon. Malaking bagay ang inverter na appliances kapag naka-solar. Hindi kasi ito biglaan sa paghugot ng kuryente at mas makakatipid kumpara sa mga non-inverter. Lahat ng mga nabanggit ko dito ay dati ko rin ng mga tanong nung bago kami magpa-install ng solar dito sa bahay namin. So kaya, kung marami ka pang tanong at mayroon ka pang tanong, mag-comment ka lang at sasagutin natin yan sa mga susunod na videos. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe,
i-click mo na ang subscribe button kung dito ka nanonood sa YouTube. At kung sa Facebook naman, follow mo lang itong page natin. Ako pala si Bobby Lim, at maraming salamat.